Bukas ay makakalaban ng Adelaide ang koponan ni Kai Soto ang New Zealand Breakers at masusubukan na naman ang Adelaide sa kanilang kampanya patungong championship sa NBL Australia. Ayon sa pinakabagong article na inilabas ng mismong site ng Adelaide, ay asahan na daw na mas mahabang minuto ang makukuha ng ating pambato dahil sa ilang adjustment ng mga player sa makakaharap nila. Maaari ding magamit ang isa pang big man ng Adelaide na si Deng Acut na hindi pa ginagamit ngayong season. Pati na rin ang forward na si Kyren Galloway na hindi din ginagamit. Sa article na lumabas na ito sa mismong site ng Adelaide ay sinisigurado nila na masahaba daw ang makukuhang minuto ni Kai Soto. Pero malalaman natin yan sa totoong game na kung gagamitin ba talaga nila si Kai, dahil alam naman natin na mas priority ng head coach ng Adelaide ang small ball system. At sa mga pahayag ng head coach ng Adelaide noong isang araw na nag-i-improve na daw si Kai Soto pero kailangan pa nitong mas gumanda pa ang conditioning, ay hindi natin alam kung sinusugarcoat lang nito ang ating pambato na si Kai Soto. For publicity sa mga Filipino fans ng Adelaide, well, malalaman natin yung bukas sa laban kung haba ba ang minuto ni Kai kontra sa New Zealand Breakers. Ayon sa scouting report, kailangan mabantayan ng Adelaide ang ace player ng Breakers sa si Brown Jr. na umiscore ng 24 points kasama ang ilang mga crucial shot nito kontra sa Taipans. Kailangan din mabantayan ng Adelaide ang next star at NBA prospect na si Ryan Rupert na galing sa France at yung Lou. At para naman sa ating pambato na si Kai Soto, kapag naipasok siya ay dapat ibigay niya dapat ang lahat kapag may opportunity itong makapaglaro. Lalo pat role player lang at wala pang play para sa kanya, bihira o hindi pa pinapasahan. Pero pangahawakan natin ang mismong sinabi ng head coach ng Adelaide na ayon sa kanya, nasa tingin nito na malaki ang maitutulong ni Kai Soto sa mga susunod na araw o buwan sa kanilang team, lalo pa target daw nila ang championship ngayon taon. Sa regular season ngayon ng NBL Australia, sa buong laro ng Adelaide, 14 minutes in total pa lang ang minutong nilalaro ni Kai. Sobrang ikli sa isang NBA prospect. Umaasa nga tayo na sana'y mas magamit na si Kai Soto dahil sa huling season na nito sa NBL. At sa bawat laro ay importante dahil madadala ni Kai Soto ang experience nito sa NBL sa parating na FIBA World Cup next year. Dahil mas maraming NBA players silang makakaharap, makakasama pa ulit nito si Jordan Clarkson.